Ito ang sityo Pariahan sa Barangay Taliptip, Bulacan, Bulacan. Noong una, nung hindi pa kami nilulubog, pag piyesta rito, yung mga bahay dyan marami. Kung mga 100 piraso ang bahay dyan, nung hindi pa kami nilulubog. Sa Artex Compound sa Malabon City, naging bahagi na ng buhay ang permanenteng pagkalubog sa tubig. Dati hanggang dyan lang, pero nung taon-taon na, tumataas na talaga. Kunting ulan lang, tumataas agad yung tubig. Bakit nga ba lumulubog ang ilang bayang ito? May mga lugar dito sa Bulacan na ito lang yung tanging paraan para marating mo. Kailangan mong sumakay ng bangka. Pupunta kami ngayon sa Sityo Pariahan. Ang biyahe namin nasa 30 minuto. Bibisitahin namin ang Sityo Pariahan. Ang madadaan ng Muzon River, mistulang highway ng mga bangka. Ilang saglit pa, narating na namin ang Sityo Pariahan. Malayo pa lang, kapansin-pansin na ang mga bahay na nakatayo sa tubig. Dati-rati may dalawang school building dito sa Sityo Pariahan. Pero ngayon, yan na lang yung natira sa isa sa mga school building. Mga pader na lang. Wala na mga bubong, wala na mga bintana. Hindi na ginagamit yung mga yan, abandonado na. Kaya yung mga bata rito, kailangan pong bumiyahe ng malayo para lang makapag-aral. Kwento ni DJ, grade 7 student. Nakapag-aaral pa siya sa eskwelahan ng Sityo Pariahan mula kinder hanggang grade 3. Pero mula nang masira ito dahil sa bagyo at unti-unting malubog sa tubig, hindi na ginamit ang mga gusali. Wala na pong pumupunta po dito ang teacher eh. Pero may isparal lang pa rin dito? Apo, kaso po nilulubog na po. Okay, pero wala na nagkaklase. Wala na po. Kung ang ibang estudyante, namamasahe sa tricycle, jeep o bus para makarating sa eskwelahan. Si DJ at iba pang mga mag-aaral, bangka ang sasakyan. Kung tutuusin, hindi ilog o dagat ang kanilang lugar. Dati raw itong palayan at may nilalakaran pa silang lupa. Pero mula nang pasukin sila ng tubig mula sa dagat at mga kalapit na palaisdaan, lumubog na raw ang buong Sityo Pariahan. Pumapasok ka, hindi ka baka kaba-kaba na yan yung haba ng biyahe, mga 30 minutes, 40 minutes din yung biyahe? Hindi po. Saka po kasi sa sabi po kasi ni Papa, pag sinayangan po daw kami lumangoy, huwag daw po kami matakot. Para po makapasok po kami. Sa mga araw na masama ang panahon, napipilitan daw siyang mag-absent sa klase. Kung minsan-minsan po, pag lumalakas po ulan, nababasa po kami. Minsan-minsan po, di na po kami nakakapasok dahil po sa basa po kami. Hindi na tumutuloy yung baka? Hindi na po, kasi po may laki po alon. Minsan-minsan po may hangin. Araw-araw, gumagastos ang mga estudyante gaya ni DJ ng 40 pesos para sa pamasahe balikan sa bangka. Makalipas ang 30 minutong biyahe, narating ni na DJ ang fishport sa bayan ng Ubando. Pati ang kanilang simbahan, nilamon na rin ng tubig. Nakaapakan na ba niyan? Nakaapak na po. Yan ba yung pinakamataas na tubig dito? Tumataas pa yan? Tumataas pa po yan. Hanggang saan? Hanggang dito po. Yan, lubog ka na talaga? Lubog na po. Yan, nakikita niyo sa aking likuran, yan yung simbahan ng Sityo Pariahan. Kalahati na ng simbahan ang lubog sa tubig. Pero kahit na lubog sa tubig, ay nagkakaroon pa rin ng misa dyan. Yun nga lang, isang beses na lang kada isang buwan. Nakilala namin ang matagal ng residente sa lugar na si Aling Benedicta, 53 taong gulang. Kwento niya, naabutan niya nung litaw pa ang mga pilapil
at nalalakaran pa ang lupa sa sityo Parihan. Meron pa dati. Oh, dahan-dahan. Ay, yung pilapil, matataas. Oh. Oh. Matataas nga po yung pilapil namin. Tapos, mm-hmm. nagkataong malaki tubig. Mm-hmm. Tapos, nagkataong pang may bagyo. Mm-hmm. Sa lakas ng hangin, lakas ng alon, yung siyempre, yung pilapil na mga puro yari lang sa lupa. Nawasak. Nawasak. Mm-hmm. Lahat niwasak. Noon namang wala ng bagyo, yung mga may-ari ng mga plaisdaan ng Pispan, hindi na pinagawa, hinayaan na. So mga katuwid, hindi na umalis yung tubig? Hindi na nawala. Ipinakita sa amin ni Aling Benedicta ang ilang larawan na kuha noon sa Sitio Parihan. Ito po, itong nagluluto na ito. Saan banda to? Diyan po sa may ibaba nga po niya, yung di pa kami ano ng tubig. Yan o. O, diyan. Platada po yan. Itong kusina na ito, ito yung diyan? Pinakaloob namin, sala. Yung ano. Itong litrato na ito, ano ito? Di ba po nung anak ko yan doon, nung wala pang tubig. Doon papa. Dito ginarap? Diyan po sa may tapat ng gripo namin doon. Yun nandun? Reposo? Ito po, dito o. Nung wala pang bahay na lupa pa yan, dyan ginanap. Malawak pa ho, malawak pa yan. Sa ikalawang palapag, ito yung bintana nyo? Oh, yan na, pangalawang palapag, yan ang magiging bintana namin. Nung di pa kami niwawas up ng tubig, yan nga, ito nga yung pinaka, ano namin, jealousy. Sa mga tuwid, itong inaapakan natin na to, ito yung sahig ng pangalawang palapag na bahay niyo? Pangalawa na to, pero po, pangalawa na po itong taas, bababa pa yan, nung di pa kami inaano ng tubig. Maliban sa paglubog ng sityo, problema rin ni na Aling Benedicta ang mapagkukunan ng malinis sa tubig. Yung poso na yan, akala mo hindi na gumagana, yan nakalubog na yan. Pero ang totoo, dyan pa rin umaasa yung mga taga rito sa tubig na kanilang panginom. Sa datos ng Barangay Taliptip na nakakasakop sa Sitio Parihan, nasa 60 pamilya ang naninirahan sa Sitio Parihan noong 2007. Sa kasalukuyan, nasa 32 pamilya na lang ang nakatira rito. Anong kasing buhay ang meron dito? Ano kayo nagpapalimutan kayo ng tubig? Kahit kami pinalibutan dito ng tubig, mas gusto rin namin dito kasi nga, dyan naghahanap ba yung mga asawa namin, mga anak-anak namin. Mm-hmm. O pag maliit ang tubig, mangunguha ka ng talaba, magbabayad ng kuryente dahil baterya lang. O, tapos bahay, hindi ka mangungupahan. Pero parang walang kasiguruhan ng buhay niyo dito. Kaya kayo dito sa panahon. Kapag may bagyo at malaki tubig, talagang umaalis kami dito. Paano at bakit nga ba lumubog ang sityo? Ayon sa University of the Philippines National Institute of Geological Sciences o UPNIGS, isang natural na proseso o phenomenon ang nangyayaring paglubog ng lupa o tinatawag na land subsidence. Yung natural na paglubog, mga nasa 2 millimeters per year lang, so ganito lang kaliit. Sa ngayon, yung paglubog ng lupa, mga ganyan, 4 centimeters per year, ganyan kalaki. Kung i-compute natin, yung nilulubog ngayon sa isang taon ay, kung natural yan na paglubog, 20 years worth na, ano, na natural subsidence ang meron. Sobrang nakaka-alarm, imaginein mo, yung ganito kalaki na natural na paglubog, dapat 20 years ang kailangan yan. Ngayon, isang taon lang, ganyan na kalaki yung nilulubog. Isa sa itinuturong dahilan, ang labis na groundwater extraction na ginagawa ng tao. Kapag humugot ka ng napakaraming tubig sa ilalim ng lupa, so imagine natin kapag tinanggal mo yung tubig sa ilalim ng lupa, so yung hiwa-hiwalay na butil ng lupa, magdidikit-dikit. So sa pangkalahatan, mababawasan yung volume ng lupa. Ang makikita natin dito sa ibabaw, parang lumulubog. Isa ang probinsya ng Bulacan sa mga lugar na nakitaan ng mabilis na pagbaba ng lupa. Sa Obando at Bulacan-Bulacan halimbawa, nasa 4-6 cm kada taon ang nangyayaring land subsidence. Hindi nalalayo sa Sitio Parihan ang sitwasyon sa Barangay Lawa sa Obando-Bulacan. Sa ngayon, lubog na rin sa tubig ang barangay dahil sa land subsidence.
Sa unang tingin, akalaing lawa ang lugar, pero may mga bahay sa gitna ng tubig. Ang ibang residente, gumagamit ng balsa mula sa sementadong kalye papunta sa kanilang mga bahay. Eh, delikado kasi madalas nahuhulog yung mga bata dun eh. Buti na lang may nakakita, tinutulungan din, inaahong ganun. Ano yan? Dating bakuran yan. Bakod talaga yan. Kasi dati nakakapasok ang sasakyan dito. Pinaka-ano namin to, garahe. Dating bukirin at hindi lawa o ilog ang barangay Lawa. Dekada 70 pa raw nang magsimulang bumaba ang lupa at lumubog sa tubig ang lugar. Pero taong 2000, nang bumilis ang pagtaas ng tubig rito. Hanggang sa tuluyan na ngang hindi magamit ang unang palapag ng mga bahay. Ito yung basketball court na ginagamit namin. Na ngayon, halos lakpas tao na. Nasa 6 feet na ang lalim nito. Kung ang Sitio Pariahan at Barangay Lawa nilamon na ng tubig dahil sa paglubog ng lupa at pagtaas ng tubig, ang kalapit na barangay dito pa rin sa Obando, Bulacan, unti-unti na raw bumababa ang lupa at nalulubog sa tubig mula sa ilog. Sa aming pag-iikot, nadaan na namin ang bahay ng mag-asawang Mang Alberto at Aling Arceli. Dati dito sa Sitio Bunawangan ay nakakaya pang salok-salok lang yung tubig na pumapasok sa mga bahay, sinasalok, nilalabas. Pero ngayon, napansin ng mga residente, palala na ng palala ang kanilang sitwasyon dito. Kaya yung ilang bahay dito, gumagamit na ng water pump. Ito yung hihigop ng tubig mula sa loob ng bahay, palabas. So, gano'ng kadalas sa isang araw yung pagpapump ng tubig palabas? Kumisan din na tinatanggal ng asawa ko dyan sa, saksakan. Saksakan. So, andar na lang po siya na andar. Ang ibig mo sabihin nun, palala na po ng palala yung pumapasok ng tubig sa inyo. Palalim ng palalim, hindi na nagtutuyo. Mm-hmm. Ang baha ay naging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga taga dito. Kaya kailangan nilang mag-adjust tulad ng bahay nito dahil laging nalulubog sa baha. Ang ginawa sa kanilang kubeta, itinaas. Kaya kahit ano mangyari dyan, tumaas man, maski pa paano, magagamit pa rin nila. May mga lugar na dito sa Barangay Binuangan na hindi na talaga nawawala ng tubig. Kaya yung ilang residente, ito, nagtatambak ng mga sako ng mga graba para maski pa paano, may maapakan na hindi sila mababasa. Pero pag lumalaki talaga yung tubig, ay wala. Lubog na talaga ang lugar na ito. Malaki rin daw ang epekto ng sea level rise. Kung lulubog yung lupa nila, yung tubig dagat papasok na sa kanilang lugar at maaaring talagbabahain sila. Yung mga ibang lugar, kunwari sa Malabon at Navotas, kahit high tide pa lang, baha na. Yung ibang lugar naman, permanente ng lubog. Artex Compound sa Malabon City, naging bahagi na ng buhay ang permanenteng pagkalubog sa tubig. Sa lumang larawang ito, makikita pa ang lupang kinatatayuan ng Artex. Pero ngayon, halos lumubog na sa tubig ang buong simbahan. Dating nagtatrabaho sa Artex Textile Mills Corporation ang asawa ni Aling Flor. Dati hanggang dyan lang, pero nung taon-taon na, tumataas na talaga ito. Kunting ulan lang, tumataas agad yung tubig. May sakit sa buto ang asawa ni Aling Flor na si Mang Rafael. Ang inaalala nila ngayon ay kung paano madadala ang asawa sa ospital sakaling magkaroon sila ng emergency. Dadalhin sa ospital, dadalhin sa sinten, di madala-dala kung walang magbubuhat. Isasakay sa bangka, tapos pagdating naman sa bangka, pagbababa naman doon, bubuhatin naman doon sa gate, hanggang sa isasakay naman sa sasakyan. Kung may kalsada sana, hindi mahirap, di ba? Ilagay ko na lang itong yung basket. Maliit na tindahan ang kabuhayan ngayon ni na Aling Flor.
at dahil walang matapakang lupa, gumawa sila ng lubid o tali na magtatawid ng paninda sa bumibili. Pag bumibili sila, ilalagay ko dito sa basket. Tinatanong kung magkano, tapos kung may susuklian, sasabay ko na kung magkano. Pero para sabay na yung sukli pag sabay na sa tindang binibili. Kailangan din nilang bilhin maging ang tubig na panggamit sa araw-araw. Lagi pong ganito yung ginagawa niya. Araw-araw. Masakay sa bangka para may pampaligo, pang laba, pang hugas ng mga plato. Sa pag-aaral ng UP National Institute of Geological Sciences o UP NIGS mula taong 2003 hanggang 2011, nasa 2 hanggang 4 na sentimetro ang pagbaba ng lupa sa Metro Manila, kabilang sa mga tinatawag na hotspots ang Malabon City kung saan matatagpuan ang Artex compound. Malaki rin daw ang epekto ng sea level rise. Kung lulubog yung lupa nila, yung tubig dagat papasok na sa kanilang lugar at maaaring talagbabahayin sila. Yung mga ibang lugar, kunwari sa Malabon at Navotas, kahit high tide pa lang, baha na. Yung ibang lugar naman, permanente ng lubog. Sa mapang ito mula sa UP Resilience Institute, makikita ang posibleng mangyari sa ilang lugar sa Metro Manila sa taong 2060 at taong 2110. Lubog na ng 2 metro ng lalim ng tubig ang ilang lugar sa Malabon, Navotas at Maynila sa taong 2060. Sa taong 2110 naman, nasa 4 to 10 meters na ang lalim ng tubig sa ilang lugar sa NCR. So paglubog ng lupa, pinapasok yung tubig mula sa dagat from high tide and sea level rise. So yun yung ginawang simulation and nakita na maraming parte ng coastal Metro Manila, gaya ng Navotas, Malabon at Manila City, ay babahain na kaagad. Dahil hindi mapipigilan ang paglubog ng lupa, may mga maaaring gawin daw para mapabagal ang paglubog ng lupa. Isa na rito ang pagkontrol sa pagkuha ng groundwater. One of the major causes din, maraming deep well. Pag nag-overpumping ng deep well, bumababa yung lupa, land subsidence na. Kaya dapat magkaroon na ng water system para hindi na dependent on overpumping ng deep wells. Dapat i-map out na, ilagay sa mapa kung saan yung affected areas. Magpatulong sa mga geotechnical experts, structural engineers, geologists, how it can be done. Bago mag-construct, tignan muna yung condition ng soil. Kaya magkaroon ng geotechnical studies, soil boring test. Kung masyadong malambot yung lupa, pag-construct mo, magkaroon ng grouting, yung injection ng concrete sa lupa. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Bulacan, may ginagawa na sila para tugunan ang problemang nararanasan sa Sikyo Pariahan, Barangay Lawa at Barangay Binuangan. Talagang inililikas namin yan doon sa mga talagang binaba. Pero yung iba talaga ayaw umalis. At siyempre, nakagis na nila yan, nasanay na sila dyan. Ang pinakatalagang sagot dyan is the seawall. Ang nakapagbabaha talaga dyan, hindi ulan, dagat talaga. Hiningan din namin ang pahayag ang lokal na pamahalaan ng Malabon kung may ginagawa silang aksyon sa nangyayaring mabilis na pagbaba ng lupa sa kanilang nasasakupan. Ngayon, mayroong ongoing ang DPWH para sa spillway. Ito yung 387 plus meters na galing sa Panghulo Pumping Station at i-cater niya yung water papunta sa Pinagkabalian River. So, meron tong 6 months to construct. So, isa ito sa malaking factor para matulungan natin din yung pagbaha doon sa Artex. Sa nangyayaring mabilis na pagbaba ng lupa dulot ng labis na pagkuha natin ng groundwater at ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa dagat, ito na ba ang magiging hinaharap ng ating mga bayan at syudad
May magagawa pa ba tayo para mapabagal ang natural phenomenon na ito? Ultimately, usapin ito ng disaster is yung mga tao na naapektado ng hindi lang sa land subsidence, kundi yung magiging epekto na rin ng climate change. Ang pinaka-apektado ay yung mga pinakamahirap sa atin. Kailangan, bukod sa paghanap ng mga paraan para i-mitigate yung effects ng mga natural hazards, kailangan din nating siguraduhin na yung mga komunidad ay maging resilient. Mami-minimize yung epekto sa kanila, maaari silang makabangon ulit. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion, at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.